3%. Binawain mo sa sahod kami yung 1.5 dirhams dito, kukulang pa ng 3%. Ano na matitira sa amin? Magbabayad pa kayo ng upa ng bahay, transportation, mapagkain pa. Bakit nyo dapat i-charge ng 3% ang mga OFW para dyan? Bakit pag nagkasakit ba kami dito, meron ba kayong kaming hospital na PhilHealth ang may hawak? Putang ina nyo pala eh. Guys, good afternoon. It's Sunday. Di ko alam kung anong oras ngayon sa Pilipinas. Siguro mga hapon na sa atin. Hindi po magandang gising ko ngayon kasi halos makikita ko sa FB puro reklamo regarding sa bagong implementation ng PhilHealth. Dahil ang mga OFW daw ay kailangan magbayad ng PhilHealth. At saka di ko alam kung bakit ganun. After pa natin nagka-COVID, may problema pa tayo sa COVID, ang mga OFW, wala nang makain dito sa labas. Tapos sasabihin nila, magbayad na lang kami ng PhilHealth. Ano yun? Ano kayo, hilo? Wala na ba kayong maisip? Puro pamimira na lang mga OFW? Huwag naman ganyanan. Hindi na pwedeng ganun. Naghihirap na nga kami dito. Kukunin nyo ba kami ng... Magbabayad ba kami ng PhilHealth? Wala na ba kayong maisip na pagkakitaan yan sa Pilipinas? Wala na ba yung maisip na gagawin? Wala na kayong mga plano? Kundi kukunan yung mga pera yung OFW. Di ba sabi niyo ang OFW is mga bagong bayani? Dahil nagpapadala kami ng pera sa Pilipinas at saka kami ang pinakamaraming nakukontribute sa ating gobyerno. Pero hindi sa ganun. Hindi, kasi first of all, ha, kami dito, nagtatrabaho kami sa ibang bansa. Yung company namin, kinakalatasan kami ng insurance namin dito, medical insurance. So, ibig sabihin, kung kukunan, magkukunan kami ng insurance sa PhilHealth, magkukuha sa amin ng pera, para saan mapunta yung pera? Diba? Ang tanong ha, ito yung tanong ha, may hospital ba ang OFW dito sa ibang bansa kung magkakasakit kami? Or, let's say, yung PhilHealth na sinasabi nyo, credited ba yan dito sa ibang bansa? Pag nagpa-hospital kami dito, pwede ba na gamitin yung PhilHealth na yan? Magamit ba namin yan dito? Hindi, di ba? Kasi sa Pilipinas lang yan, di ba? At saka, Siguro naman, bago nyo implement yung bagong ano na yan, isipin nyo na mabuti kung tama ba. Or siguro, ikonsulta nyo muna sa mga leaders ng mga OFW kung dapat bang implement nyo o dapat bang kaltasan kami. Kasi sa totoo lang, ang mga OFW hindi naman dito. Yung pera dito, hindi man pinupulot eh. Ang hirap nga magtrabaho dito, ang hirap maghanap ng trabaho. Lalo na sa ngayon. Maraming mga kababayan natin nakasakit dahil sa COVID. Wala man lang nakuha na tulong sa gobyerno. Kami dito, sinasabi nila na may one time ano daw sa na binibigay ang gobyerno. It's around 730 dirhams. Hanggang ngayon, wala pa nga. Hindi pa ako naka-receive. Nag-fill up ako online. Hanggang ngayon, walang reply. Walang ano na kukunin na yung tulong na yan.
Wala kami nakukuhang tulong sa gobyerno. Ang hirap. Ang hirap talaga. Tapos, dun sa embassy, pag magtanong ka, wala pang klarong sagot. Sasabihin pa nila, ipapalo up nilang, ganito na nga, bla 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 bla. Hindi, ma. Walang katuturan yung ano na yan. Sa kami, ako as OFW, tutul ako dyan. Hindi ako agree yan. Nakita ko yung vlog, yung live ng mga kababayan din ng OFW, si Lee Charles Delena. Yung explanation ng tama yun eh. Naintindihan ko yun eh. Kuhang-kuha ko yung mga sinasabi niya eh. Kaya, nagplano ko nag-vlog, plano kong i-ano yung ano niya eh. Para ma-ano ng mga kabayan natin na kasi yung explanation niya, napakasakto yun. Si Lee Charles Delena, taga Dubai din siya. Ini-edit ko yung ano niya, ini-edit ko yung live niya para i-share ko sa mga kababayan natin. Para naman mga kababayan, i-share yung ano yung video ko ngayon. Para makarating sa gobyerno natin na napaka-unfair natin sa mga OFW. Hindi magandang implementation ng gagawin nila yan. 3%! Biruin mo sa sahod kami 1.5 dirhams dito, kukulang pa lang 3%. Ano na matitira sa amin? Magbabayad pa kami ng upa ng bahay, transportation, mapagkain pa. Wala kami makukuha yun. Kaya na kayong lahat. President Duterte, boss, idol ka po namin mga OFW. Sana naman, huwag mo ituloy yan. Thank you. Hello po, magandang gabi sa lahat ng mga taga Dubai. 8:35 dito ng gabi. Ako po si Charlie. 28 years old. 5 years na po akong OFW dito sa Dubai, sa UAE. Madami pong nag-send sa akin at nag-tag sa akin ng bagong ruling ng PhilHealth tungkol sa kontribusyon sa PhilHealth na 3% mandatory PhilHealth contribution ng mga OFW all over the world. Okay po. Para po may context tayo, no? Kailan lang po ito nilabas? Kahapon lang ata. Hindi ko kasi nabasa to agad eh. Ngayon, nabasa ko ngayon yung buong laman. Ito po yung pinakamasakit doon sa naging kinalabasan nung 3% na yan. Ito po, ipapakita ko po sa inyo eh. Medyo galit na po ako ah. Hindi na po ako natutuwa. Pasensya na. Papakita ko lang po sa inyo. Ayan. Ito po yung 3% na sinasabi. Ano? Kunyari, ang sahod po ninyo, 3% yearly contribution. Hindi po fix yun, ha? Hindi po 2,500 pesos lang. 3% ng sahod ng OFW. Ito po, ano, papakita ko lang po. Ito po yung mangyayari pagka hindi po kami nagbayad ng 3% sa PhilHealth. Pagka, what if I don't pay the PhilHealth contribution? Under the Philippines Universal Healthcare Law, overseas Filipinos are classified as direct contributors. Therefore, payment and remittance of premium contributions is mandatory. Once they return home for vacation or other purposes, their health payment records shall appear when their documents are checked prior to their departure from the country. If there are missed contributions, the expat should settle them first along with compounded interest before he or she can be allowed to travel. Ayan po yung mangyayari pagka hindi po kami nagbayad ng 3% na contribution sa PhilHealth. Okay po. Ngayon ginawa ko tong live na to kasi po hindi sa pandinig natin, 3% napakaliit na bagay, no? Napakaliit na bagay para sa iba. Halos wala, hindi mo iindahin 3%. Pero para po sa akin, ha, ito lang po masasabi ko. Kung sino man po yung nakaisip nito sa PhilHealth, kung sino man po yung nag-isip nito, kung sino man yung taong nag-isip nito, alam nyo na kung sino kayo. Putang ina nyo. Isang malutong nakaputa-puta ang inahan ng ina nyo sa mga pinaggagawa nyo. Hindi po nakakatuwa yung ginagawa nyo na OFW 3%. Naintindihan nyo ba kung gaano kalaki yun sa mga maliliit ang sahod dito?
3% ng sahod. Hindi okay lang kung 2,500 per month pesos, walang problema yan eh. Kaso 3% ng sahod. Ano kami? Bangko? Putang ina nyo? Anong katarantaduhan ginagawa nyo dyan? Ano, hindi nyo na mabayaran mga bonus nyo? Kami ginagatasan yung mga putang ina nyo? Kayong lahat dyan sa PhilHealth, putang ina nyo. Pakinggan mo to, lahat na nasa PhilHealth. Lahat ng OFW, magkakagulo dahil sa ginagawa ninyo. Bakit nyo dapat i-charge ng 3% ang mga OFW para dyan? Bakit? Pag nagkasakit ba kami dito, meron ba kaming hospital na PhilHealth ang may hawak? Putang ina nyo pala eh. Nagbabayad din kami dito ng insurance namin. Mga putang ina nyo, kinakalta sa sahod namin yon, mga bobo. 3%, ang liit, pakinggan. Pero yung mga, nako, dito ba sa ibang bansa, pagka nagkasakit kami, may namatay dito, kayo ang magbibigay ng tulong? Niwala nga kayong tulong na binibigay, mga putang ina nyo. Tapos, uobligahin nyo kami na pag hindi kami nagbayad, hindi kami makakauwi. At hindi kami makakaalis ng bansa. Abay, putang ina nyo. Karamihan sa mga OFW dito, 2 years, 5 years, 10 years, hindi umuwi. O anong benefit namin, putang ina nyo? Anong benefit namin? Kung di kami uwi ng 5 years, babayaran namin yung 5 years. Sino nakinabang? Yung mga batugan? Imamandatory nyo sa amin eh. Bakit yung mga taga dyan sa Pilipinas, minamandatory nyo ba? Mga putang ina nyo? Ako po, minsan lang po ako magalit. Ako po ay 5 years ng OFW dito. Sa akin po, yung 3% na yan, halos hindi ko iindahin yung 3% na yan. Hindi ko iindahin po talaga yan. Wala po sa akin yung 3% na yan, kaya ko pong bayaran yan. Wala pong problema. Pero paano yung mga maliliit ang sahod? Alam nyo po ba na yung sahod na 1,200 dirhams, magkano lang po yan sa pesos? Alam nyo po ba yon? Yung cost of living dito tumataas. Ngayon pa na walang sahod. Marami dito walang sahod. Ginawa ninyo yung 3% na yan. Maputang ina nyo mga taga-PhilHealth kayo, mga bobo kayo. Wala na kayong itinulong sa mga OFW. Bayani-bayani, tinatawag nyo kaming bayani, putang ina nyo. Hindi nyo na ba mabayaran yung mga bonus ng mga amo nyo dyan, yung mga manager nyo? Ano, kami na lang kukuhanan nyo ng pera? Isipin nyo nga yung computation, umaabot na 100,000. Ang yearly contribution ng OFW, mga hindot kayo. Hindi po ako nag-aano nito para sumikat o kung ano. Nabasa ko lang to ngayon. 5 years na po ako hindi umuwi ng Pilipinas. Wala po ako nakukuhang benefit sa PhilHealth. Tapos magko-contribute ako? Ano? Anong gagawin namin? Tapos may increase pa, ayan, no? Nakasinabi, oh, increase pa annually till 5% ng 2025. Abay, putang ina nyo. Abay, napakagaling yung putang ina nyo. Hindi pa po kami patay, pinapatay nyo na po kami. Sa mga putang ina ng taga PhilHealth, wala po kayong itinutulong sa OFW. Wala kaming kahit ni isang benefit dyan sa gagawin nyo na yan. Pag nagkasakit kami dito, kami din na nagbabayad. Hindi kayo. Pag umuwi kami dyan at dyan kami nagpagamot, hindi din naman namin nagagamit. Dahil napakatagal lang ginagawa ninyo bago ma-approve ang insurance. Putang ina nyo. Madami na po nagme-message sa akin ngayon na dapat hindi na ako nag-live tungkol dito. Pero kailangan po itong marinig ng lahat. Kailangan yung ilabas yung boses ninyo, mga OFW. Huwag po tayong manahimik. Huwag nyo ngayaan na mangyari to. Paano yung mga, ngayon oh, madaming tao lumalapit sa akin, walang pera, walang sahod. Hindi po ako nagyayabang, hindi ko po pinagkakalat, hindi ako nagpo-post ng mga tinutulungan ko. O paano yan? Isang taon, 6 months at tinitignan nila na wala silang sasahurin. Bakit mamomonitor ninyo ba yun? Eh di ba titignan nyo lang naman yung naka-record na sahod namin? Mga putang ina nyo, mga bobo kayo. Gagaling ninyo dyan. Puro kayo kuha, puro kayo hingi.
Okay lang sana pagka-uwi namin diyan. Putangin na yung dati kong ang katrabaho, nagpa-opera ng mata, wala naman nakuha sa inyo, putangin na nyo. Hindi ko po 'to ginagawa para lang may masabi o mema lang. Napakalaking bagay po ng 3% sa milyong-milyong OFW. Nasaan na yung mga pondo na naipon ng taon, ginawa niyong bonus sa mga tao nyo? Tapos kami pahihirapan nyo sa 3%? Tapos pagka hindi kami nagbayad, may interest pa? May interest na, tapos hindi ka pa pauwi, eh paano nga yung hindi na nga makauwi dahil wala ng pera? Karamihan ng OFW dito, hindi na makauwi. Dahil saktong-sakto lang, sapat na sapat lang yung pinangkakain nila tsaka pinapadala. Akala nyo napakadali. Akala nyo tumatay ng pera dito yung mga OFW? Tang inang yan. Sipin nyo nga yun, yung iba nga nangungutang na lang para umuwi, tapos dadagdagan nyo pa ng pahirap nyo, mga putang ina nyo. 3% nyo mukha nyo, mga gago. 3%, 3% ang puta. Wala kaming mapapala sa 3%. Itigil nyo yan, mga bobo kayo. Putang ina nyo, PhilHealth. Fuck you! Minsan lang po ako magalit, minsan lang po ako, hindi na ako nagpo-post ng tungkol sa politika, kahit ano man yan. Kahit ano pa yan, hindi ako nagpo-post. Pero itong bagay na to, napakalaking bagay nito sa mga OFW na maliliit yung sahod. Karamihan ng OFW yung kilala ko pag-uwi, mangungutang pa yan para lang meron silang dalang pera na para mapasarap man lang yung stay nila na isang buwan. Para lang maramdaman nila na nakabakasyon sila, mangungutang yung mga yan. Tapos para bumalik sila dito, babayaran pa kayo? May interest pa, ang galing nyo naman! May putang ina nyo! Nakakaburaot kayo, mga putang ina nyo. Oo, magmumura o nagmumura. Karapatan ko to, putang ina nyo. 3%. Akala nyo, ganun kaliit. Eh paano yung mga sumasahod ng ano lang dito, 12,000 pesos ang katumbas? Ano? Chacharge nyo din ng 3%? Matarantado kayo. Kung sino man yung senador, congressman, kung sino man yung mahawak ng PhilHealth na nag-isip nito, kung sino man yung grupo na nag-isip nito, putang ina nyo, bobo kayo! Putang ina nyo, nakakaburaot kayo. Sasabihin, hindi kayo makakaalis? Doon ako nainis eh, hindi ka makakaalis? Eh paano nga magbabayad kung walang pera? Yung mga OFW dito, nagpapakain ng magulang nila, ng mga anak nila. Diyos ko, namamatay na yung mga magulang nila dahil nga walang makain, walang panggamot. Dadagdagan nyo pa? Nasaan? Ano, bayani? Bayani nyo mukha nyo. Putangina nyo, bayani lang kami. Pagka maganda lagay ng bansa, gatasan nyo kami pag wala na kayong makuhang pambonus nyo, putang ina nyo. Hindi ko sinisisi lahat ng empleyado dyan. Alam ko may mga matitino, may mga masasamang empleyado sa PhilHealth. Pero kung sino man yung nag-isip ng kaputang inahan na to, putang ina mo. Buhay ka pa, sinusunog ka na sa impyerno. Buhay pa kami, pinapatay mo na kami. Putang ina ka. Hindi ko papahabain to para makakuha ng views. Ito yung opinion ko. Para to sa lahat ng OFW, hindi nyo alam kung gano'ng kahirap yung buhay dito. Madami nakakita, masarap lang, puro masarap lang, puro masarap lang. Putangina nyo, hindi masarap buhay dito. Dahil kung meron lang kayong patrabaho dyan sa Pilipinas at maganda ang palakad nyo dyan sa Pilipinas, nandiyan kami. Hindi namin kailangan dito. Hindi kami dapat nangangamuhan dito kaso walang magawa. Putangina nyo, pabibigatin nyo pa yung buhay namin. Utang ina nyo. Sa lahat po ng nakakapanood nito, kayo mismo magsalita, kahit huwag nyo itong ipakalat. Huwag nyo itong ipakalat. Kahit hindi nyo ito i-share, hindi ko kailangan ng kasikatan, kayo mismo magsalita. Ilabas ninyo yung totoo na hindi dapat ito nangyayari. Dahil pag inayaan natin ito, aabusuhin tayo nito. Ngayon, 3%, 5% pa lang. Susunod na 5 taon yan, 10%, 15% na yan, putang inang yan. Katarantaduhan to.
Huwag niyong hayaan na mangyari to. Sa lahat ng OFW, mga kamag-anak ko, mga kaibigan ko na nakakapanood, sa lahat po, kinukumbinsi ko kayo na magsalita. Ilabas ninyo sa social media ninyo, kausapin yung mga kamag-anak nyo, mag-post kayo sa PhilHealth page, sa lahat, i-post nyo yung katarantaduan na putang inan to. Ang dami dyan nanonood, ayan o, nanonood sa akin, walang mga trabaho. Anong ginagawa ninyo, PhilHealth? Dole, walang tinulong dito. Hindi lahat ng OFW natulungan dito. Putang ina nyo. Ayan, nagme-message o. Itigil ko na daw. Hindi ko na kailangan mag-live. Kailangan ko mag-live. Kailangan ko sabihin to. Kailangan lahat magsalita. Pag hindi kayo nagsalita, itutuloy-tuloy nila to. Wala na silang makuha ng pera. Wala na nagbabayad. Kaya lahat ng nasa PhilHealth, putang ina nyo. 3%, 3%, fuck you!